Pagkakasal kadalasan once in a lifetime lang, kaya ang okasyong ito pinaghahandaan at pinag-iipunan. At dahil the bride deserves the best, ika nga, madalas milyon ang inaabot sa isang magarbong kasal. Pero ibahin nyo raw ang kahwander nating sina Mark at Kat. Dahil ang kanilang kasal, short and sweet. At sino mag-aakala na ang ginastos nila nasa 2,500 pesos lang? Parehas kami nang gusto na instead na kumain sa labas ng mga mamahaling mga fancy restaurants, instead na mag-travel, I mean gumastos sa hindi naman kailangan gastos. Yun, dun parabang okay, match kami nito, parang parehas talaga kami. Kami nagkatugma sa pagiging practical. 15 years old pa lang ako, na-stroke ang stepfather ko. Tapos that time, ang mama ko naman buntis dun sa bunso naming kapatid. So ako, napilitan akong mag-stop sa pag-aaral. Para ako na yung mag-take over dun sa paghahanap buhay para sa pamilya namin. So sabi ko, pag nagkatrabaho ako, ay yung spend kong money, kumbaga talagang yung practical lang, yung kailangan lang. Pawantubong Nueva Ecija sina Mark at Kat. At kahit nasa iisang bayan lang din sila nakatira, hindi raw nagtagpo ang kanilang landas noon. Nito nga lang daw nalaman ng dalawa na mayroon pala silang litratong magkasama nung sila'y nasa elementary pa lang. Nagsimula raw ang lahat nang minsang literal na nag-cross ang kanilang landas. Habang nag-aabang siya ng sasakyan, ng bus, yung huling bus na dumaan, tapos sakto namang dumating yung aking van, naharangan siya, so hindi niya napara yun. Nalagpasan siya. Saktong humarang yung van ko, nainis siya, nagalit siya. Bakit humarang yung van ko? Doon sa kanto mismo, o sa sakayan. At hindi, nag-alok siya, pauwi ba ako ng Manila, why not sumabay na lang ako? Naging magaan daw agad ang loob ni na Mark at Kat sa isa't isa na para bang matagal na silang magkakilala. Ang ending kami ang nag-ending. Marami man daw silang pagkakapareho, sa isang bagay naman sila hindi nagkasundo. Kung sino pa ang babae, siya pa raw ang may gusto ng simpleng kasal. Samantalang si Mark, gusto ng dream wedding para sa kanyang soon-to-be bride. Ito raw kasi ang nakasanayan nila sa kanilang probinsya. Gusto ko pag pinakasalan kita, yung titingnan ka ng lahat, yung titingalain ka ng lahat, yun yung gusto ko eh. Dahil nga mahirap ako, mahirap pa kami, yung bang gusto mong patunayan sa kanya na kaya mo. Pero nagbago raw ito matapos ang sunod-sunod na problemang idinulot ng pandemya. Nagkaroon ng pandemic, dahil nga nawalan ng trabaho lahat, nag-stay lahat sa bahay, yung finance namin na yung naipon namin para dun sa kasal sana, yun yung nahila para naging panggastos pang everyday. Ito raw ang dahilan kung bakit napagdesisyon na ng dalawa na maging practical at wag nang gumastos ng malaki para sa kanilang kasal. Sa huli, nairaos din ni na Mark at Kath ang kanilang kasal na requirements. Damit at singsing lang ang kanilang ginastos. Napagtanto nila na hindi naman daw kailangan na maging magarbo ang okasyong ito dahil ang mas mahalaga na ang okasyong ito magsilbing paalaala sa mag-asawa ng sinumpaan nilang pagmamahalan. Pakasal kami na requirements lang talaga yung dalalam. Kasi at the end of the day, bongga man o simple yung kasal mo, kay mayor ka or kay father ka nagpakasal, pare-pareho naman tayo may marriage contract. So, yun pa rin naman ang ending.